Hello guys, welcome back to my channel. In this video guys ay tuturuan ko kayo ng basic roleplay dito sa GTA SAMP. Shoutout din pala dito kay Angel, salamat sa pagtulong sa akin gumawa ng videong ito. Kaya ano pa ang hinihintay natin, simulan na natin ang video. First of all, paano nga ba gamitin ang slash me at slash do? Simple lang naman sila ay explain. Ang slash me ay ang pag-describe ng action na gagawin mo, habang ang slash do naman ay resulta ng action na din-ascribe mo. Ito ang mga example. Makikita nyo dito na ang slash me ko ay yung pagturo ko sa bike. Gumamit ako ng animation kasi maganda pagsamahin roleplay at animation. At yung slash do ko ay yung pagkita nila sa pagturo ko sa bike. Ang susunod ko naman na example ay ang pag-frisk o pag-kap-kap para malaman dala ng ibang tao. Madalas tong gamitin ng mga bodyguard o mga pulis. Makikita nyo dito na ginamit ko yung slash do para humingi ng permission. Kailangan ito para hindi ka ma-admin jail ng power gaming since sa roleplay situation kailangan na pareho kayo mag-participate sa roleplay hindi yung ikaw lang. Kagaya nung unang example, gumamit ako ng animation para maganda yung roleplay at ginamit ko din yung frisk command. Ang susunod na example naman ay ang roleplay situation kapag na-injury ka at i-explain mo in roleplay kung ano o saan ka na-injury sa mga medic. Makikita nyo dito na ginamit ko yung slash do para tanungin kung anong injury ang makikita ko sa kanya. Makikita nyo din na nag-respond siya sa akin gamit ang slash do para ay paalam sa akin ang injury niya. Pagkatapos ay nag-conduct ako ng first aid sa kanya gamit ang slash me at slash do command. Makikita nyo na ito ay medyo complicated o mahirap since pinaghalo na natin ang dalawang command. Pero pag nasanay ka naman ay magiging madali na lang ito para sa'yo. Yun lamang ang basic roleplay tutorial na maituturo ko sa inyo. Pasensya na kung medyo malabo yung mga zoom in ko, medyo newbie pa din kasi ako sa pag-e-edit. Kung gusto nyo naman sumali sa Wicked Gaming Roleplay, maglalagay ako ng link ng video kung paano sumali sa description.